Una, ikwento mo muna ano ba ang sitwasyon pagdating sa kabuwisan o pagbubuwis doon sa mga taong kumikita nito. Well, tama yung binanggit nyo, Karen, but I just want to clarify. Mm-hmm. For 500,000, kung 500,000 ang kinikita mo, 125,000 ang buwis mo. So 25%. But if for the excess, for anything over 500,000, 32% ang babayaran mo. Okay. So medyo on the high side siya kung ikukumpara sa... At teka, pag 500,000 a year... Kunyari, 500,000 a year. A year. Minus less deductions. Hindi yung total kasi taxable income yon. Okay. Okay. Less deductions pa kasi pag may anak ka, may personal deduction ka rin. Pag may asawa ka, may deduction ka rin. Mm. So... isa tayo sa pinakamataas sa Southeast Asia, Karen Vic, at 32%. Ang average is about 24 to 25% sa Southeast Asia. Pero gawin mo na nga, halimbawa, call center agent para makarelate. Wala mo nang asawa. Well, call center agent, sabi mo, kumikita ka ng 20,000. Well, nasa top 2, top 3 brackets ka na. 20,000. Out of the 7 tax brackets kasi yan eh. Yung pinakamataas is 500,000 pataas. First job mo yun, call center agent ka, kaka-hire lang sa'yo. Medyo, hindi ka makakaipon masyado kasi mataas na yung medyo, parang 20 to 25% ang kukunin ng gobyerno sa'yo. Kung ang sweldo mo, 20,000. Kung baga ang turing ng tax code sa'yo, halos mayaman ka na. Isa ka sa pinakamayayaman sa lipunan. Sa 20,000? Opo, kasi top 3 tax brackets ka na eh. Mm-hmm. So, in other countries, yung mga nasa top 3 tax brackets, yung talagang mayayaman, yung mga milyonaryo at multimillionaire, kumbaga. Okay. So, yun ang gusto nating baguhin dahil hindi nga na bago since 1997, kung hindi ako nagkakamali, Karen and Vic. Mm. At ang sabi nga ng mga eksperto, every 3 years, dapat may adjustment yan for inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung sa atin, 17 years na, wala hong pagbabago. Kaya nga, sabi ng mga ekonomista, napang-iwanan na sila o tayo ng panahon. In spite of the fact na araw-araw halos, tumataas ang presyo ng basic commodity. Tumataas ho yan. Ang presyo ho ng bigas ay more than dumoble since 1997. Mm-hmm. Ang minimum wage, more than dumoble din ho. Oh. So, definitely, kailangan humabol rin yung ating sistema ng pagbibuwis. Mm. So, ang 32% kasi, ito ang highest tax bracket eh. Yes. So, ang kumikita ng 500,000 a year at kumikita ng 5 million, parehong 32%. Palagay ko si Karen nandun na sa ano ba? Tax bracket na yun. Pero parehong 30, maiba na lang ang usapan. Parehong 32% yun. Yes. Pareho? Yes. Pagka yung dun sa amo niya, malamang dun, yung isang manager at saka yung amo niya, halos pareho ang porsyento ng tax na binabayad. Yun ang ibig sabihin. Iba sabi ng saligang batas, kailangan progresibo yung ating sistema ng pagbubuwis. Ibig sabihin, progresibo, nakabase dun sa abilidad ng isang tao magbayad. Kung mas malaki ang kinikita niya, mas malaki daw ang buwis na binabayad but niya. But as of now, it's pareho. It's parehong 32. Dun sa top bracket. Oh. Dahil hindi nga naiba yun since 1997. Kung 1997, ang top tax bracket of 500,000, yun siguro ang sweldo ng isang... mataas na manager o executive sa isang multinational. Mm-hmm. Pero ngayon, sa 2014, mid-level na lang yun. Ano ang proposal mo, Senator Sunny? Magkano ang dapat ibaba dito sa tax rate? Yung original proposal ko is maging yung 32 maging 25%. Pero sabi nga ng BIR, masyadong mabigat daw yung mawawala sa gobyerno. Magkano daw? Kasi 3 years ang proposal ko eh. We will phase it in. So at the third year, ibig sabihin, sa first year, wala pang 1 billion yung mawawala. Sa second year, 19 billion daw ang mawawala. Dun sa third year, 43 billion daw ang mawawala. But hindi nila finactor in yung, hindi nila sinama yung, kasi may dagdag na sweldo ang matatanggap ang bawat pamilya dahil nakaipon sila. So gagastusin nila yung pera na yun. Yung ginastos nila, yung mabili nila dun sa... nagamit tulad ng kotse, ng bahay. May VAT yun. May VAT yun na 12%. Alam naman natin yun. So, hindi nila na sinama yung anong maililikob nila dun sa additional. Hindi nila sinama yun. So, duda ako dun sa figure na binigay ng BIR. Sabi nga nila, rough computation ito. Alam mo, sa mga mayayaman, Karen, marami silang tax, yung tinatawag na tax avoidance. Legal ways of avoiding taxes. Magtatayo sila ng korporasyon. Yung corporation, mas maraming deduction kaysa sa individual. Pwede mong i-deduct yung cost of sales mo. Pwede mong i-deduct yung binabayad mo na sweldo sa mga tao. Tama yun. Pwede mong i-deduct yung depreciation, yung kotseng binili mo. In fact, pwede mong i-deduct doon. They have people to do that while yung mga ordinaryong empleyado. Wala namang assistant. Walang assistant. At saka automatic. Bawas na. Bawas na. Tayo,
di ba? Bawas na. Tama yun. Kaya nga, dead talagang na. Ang sabi ko nga, napipiga yung ating working talaga. Class na tao. Kasi there are only about maybe less than 6 million taxpayers supporting the 100 million. Mm-hmm. Talaga? Yes, yes. So it's kasi, the working class. Yes, kasi ang liit ng tax base natin eh. So one way of growing it, in other countries, how they expand their tax base is by lowering taxes but going for a bigger tax base. Well, unang-una, Vic, sa mga senador, may supporters naman tayo. Si Senator Bam Aquino has filed a bill to also adjust the income tax brackets. Si Senator Ralph Recto also has filed the bill. So, si Senator Drillo, nakikinig naman. He said, give me more figures. I'm willing to listen, sabi niya. So, sa BIR, hindi ko talaga ini-expect na susuportahan nila to sapagkat ang goal nila nga nila is to maximize revenue. Pero dapat kung ikaw ay nasa gobyerno, malawakan yung ang pananaw mo. Hindi lang naman palakihin ang kaban ng gobyerno ang tanging layunin ng gobyerno, di ba? Dapat paginhawain din yung buhay ng mga mamamayan. Sinasabi natin, Karen, talagang parang yun ay sinaalang-alang ng mga ibang bansa in taxing their people. Tayo, nakalimutan na natin yon na talagang hindi makaangat yung mga nasa baba. Eh. Parang masustain na lang yung buhay nila sa araw-araw. Para lang buhay sila. Yun ang nangyayari. Kumbaga, i-sustain mo talaga, na lang. Parang tumatakbo sila sa treadmill. That's na hindi ka umuusad. Araw-araw kailangan tumakbo. Otherwise, mahuhulog sila. Parang ganun ang lumalabas. Because ang